Hi guys! Kumusta po? At isang mapagpalang araw po muli no sa ating lahat. Especially po sa mga bago dyan at sa mga interesado po sa cryptocurrencies at mga pwede natin pagkakitaan through online. For this video po ay gusto ko lang share sa inyo itong si coins.ph and yung good news nila. So para po sa mga coins.ph users natin dyan. So this is the good news po no. So pwede na raw pong gumamit ng coins pro lahat. Okay, so alam ko yung iba ay hindi nakakapasok sa kanilang Coins Pro kasi may mga waiting list pa silang tinatawag. So kailangan mo pang maghintay na ma-approve ka. And I know naman na some of us ay nasa Coins Pro na, yung iba nakapasok agad. Pero ayun nga, mas marami ang hindi po agad nakakapasok dito kay Coins Pro, which is good news no, kasi pwede na pong gamitin. Na bakit good news siya? Ano ang pinagkaiba niya or ano yung pinagkaiba ni Coins Pro dito kay coins.ph? Na pareho lang naman siya pwedeng gamitin pag buy and sell ng cryptocurrency. So baka tanong nyo kasi yan, no? Dito lang naman kay Coins Pro, guys, napakamura ng kaltas pag nag-buy and sell po tayo ng cryptocurrencies. Halos parang ka-level niya lang si Binance kung dito po tayo mag-buy and sell ng cryptocurrencies. And that is ang sinasabi kong good news. Okay? So at least, no, hindi na tayo aaray sa kaltas na ginagawa ni coins.ph dito sa kanilang pagtitrade or sa kanilang platform mismo, dito sa kanilang application. So pwede na dito sa kanilang Coins Pro, dito mismo sa kanilang website. Alright? And ang question natin is magkano yung kaltas, no? Paano pumasok dito kay Coins Pro? So yan ay ating isa-isahin. Kaya naman sa mga interesado po dyan, tapusin nyo ang video na to nang sa ganun ay magkaroon po kayo ng idea. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan dito sa ating YouTube channel, please subscribe and click the bell button na rin nang sa ganun ay araw-araw po kayo ma-update sa mga videos na ina-upload natin na pwede pong makatulong sa inyo. Also guys, meron tayong Facebook page account, huwag kalimutan, Online Rakitero. Palike and pa-follow na rin and you can message me here if may mga questions po kayo. And don't forget na rin na i-like po itong video na pinapanood nyo ngayon. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. And sa mga gusto pong mag-join sa ating raffle draw, mamimigay tayo ng 500 pesos for 3 persons on November 14, 2022. So guys, para makasali, all you need to do is manood ng mga videos na ina-upload natin katulad ng pinapanood nyo ngayon. Comment po kayo, tapos screenshot or at least 1 minute no, kung ayaw nyong tapusin, screenshot nyo, comment and screenshot, and then yung screenshot na yan, punta po kayo dito sa post na to, itong post na to dito sa ating Facebook page account, and i-comment mo nyo po yan. Alright, kasi lahat pong na nasa comment section dito, lahat ng nag-comment ay isasama natin sa ating raffle draw. Alright, ilalagay ko na lang po yung link sa description section. And now, balik po tayo dito kay coins.ph and sa mga gusto pong gamitin si Coins Pro sa pag-buy and sell ng cryptocurrencies. So, i-guide ko kayo, ituturo ko sa inyo guys yung step-by-step na gagawin. Okay? And let's say you have your account na kay coins.ph and you have your balance. So, dito guys, nakalagay po sa baba, ayan, naka-display na si Coins Pro. So, talagang pinopromote na nilang gamitin si Coins Pro. Alright, so dati kasi parang ayaw pa nila, may mapa-whitelist pa sila kasi nga mura ang transaction fees dito, so mukhang hindi sila masyadong kikita. Kaya gusto nila dito tayo bumili sa kanilang application. But anyhow, or anyway, so punta tayo dito guys, no? Click nyo tong si Coins Pro. And then of course, kailangan nyo pong mag-login, no? Kung hindi pa kayo nakalagin. Ako kasi nakalagin na. Alright, so ayan, may balance, tapos order nakalagay, and nakalagay log out. So kung hindi ka pa nakalagin, you have to log in of course. No, log out lang tayo para at least makita nyo. And nakalagay po dyan, log in to Coins Pro. So para ma-log in kayo guys, kailangan nyo ilagay yung email nyo or number tsaka yung password nyo. Okay, tapos may verification code lang yan. So napakasimple. Gamitin nyo lang yung email tsaka password na kinamit nyo kay coins.ph application. Okay, so log in muna tayo.
And ayan guys, so nakalagin na po tayo dito sa ating Coins Pro. And ito po yung kanyang itsura or yung kanyang dashboard. So nandito po lahat ng mga cryptocurrencies and altcoins na listed po dun sa application. So lahat po yan ay available dito. So pwede nyo bilhin and pwede kayong magbenta anytime. Alright? So dito guys, so sa BTC PHP makikita mo dyan. And listed po sila lahat dyan. That means ay pwede po kayong mamili. Okay, kung ano yung gusto nyong bilhin. And of course, no, sa mga nagpaplanong bumili, lagi lang i-check yung price chart, no? Tapos huwag bibili kung nasa mataas yung presyo. Make sure na mababa ang presyo kung bibili kayo. Para at least ay pag tumaas, ay kumita kayo agad. Hindi po tayo maipip. So, loading lang siya kasi I think because of my signal to. No? Mahina kasi ang signal natin. Nakatawag dito, data lang kasi tayo yung 50 pesos. So, mabagal. Tapos mabilis maubos. Pasensya na guys. But anyway, ayan, you can buy at you can sell. So, para makabili ka, of course, kailangan may balance ka dito sa iyong Coins Pro account. Alright? So, dito makikita mo yung products. Ayan, buy and sell. Tapos yung you can learn also, no, coins.ph blog, coins.ph academy. So of course, no, sabi ko kailangan may balance tayo dito. So kailangan nating mag deposit, alright, ng PHP dito sa ating Coins Pro account. So paano ba yan? I mean, paano ba mag-deposit dito? So tingnan natin kung paano. Kanina nakita ko na yun eh. Ito, may balance na kalagay. Check natin yung balance and ay makikita mo dyan yung PHP natin 0. So we have to deposit. Click natin yan, deposit. Ayan. Tapos magde-deposit tayo from doon sa ating application papunta dito sa Coins Pro. So makikita mo dyan, may laman yung ating application ko, no, yung coins.ph application ko may laman 2100. So ita-transfer natin yan papunta dito sa Coins Pro. So click natin to max. Ayan. Tapos click lang confirm. And ayan, your PHP deposit is in progress. So we have to wait na lang. View status, no, gusto nyo i-check yung status. But anyway, ayan, so mabilis lang na matransfer guys, no, nasa Coins Pro natin siya agad. So ganun lang, instant din. Of course, kung pwede mo i-withdraw, I mean, kung gusto mo i-withdraw, just click withdraw lang and malilipat yan doon sa iyong coins.ph application din. Alright, so may balance na tayo, PHP. That means we can buy na. Alright, so So, punta tayo doon sa prices ng coins.ph. Ayan, so nandito sila. So, makikita mo naman kung sino yung tumaas or sino yung bumaba. So, right now is, sino kaya yung bumaba ngayon? YGG, bumagsak na rin, oh. Si Ethereum, bumaba kahit papaano. Pero naka-PHP, guys, ang presyo nila. Shiba Inu, on 0, no? Kasi 0.00 something kasi yung presyo niyan, eh. So ano yung magandang bilhin? SLP kasi tumaas na rin. I think mas gusto kong bumili ng Bitcoin. So hanapin natin si Bitcoin. So ito si Bitcoin. Click natin tong Bitcoin na to. Oops. Teka lang. Back muna tayo. Product. Buy, sell crypto. Ayan po siya guys. So purchase tayo. Magkano yung balance natin. So at least guys, no, ayan, simpleng-simple lang naman siya guys, tingnan, oh, ayan, oh. Ayan, pero syempre doon tayo sa Coins Pro natin, punta tayo. Back lang natin. Sorry guys, ha, nalito tuloy ako. Back tayo doon sa Coins Pro natin. So asset balance, meron naman na tayong balance. Tapos of course, no, punta tayo kay Coins Pro para makapag-trade tayo. So, ayan siya. Tapos, explore natin, coins.ph. Ayan, BTC, PHP nakalagay, pero buy tayo, no? So, ayan, may price chart din siya. One day, lagay natin, one day time frame. Ayan, tumaas siya actually sa one day time frame, eh. Pero, ayan nga guys, no, still try nating bumili, eh. So, click natin buy. And, ayan, nakalagay po dyan. So, may balance naman na tayo. So, pwede tayong bumili. Let's say, sa PHP, lagay tayo ng 2,000. Tingnan natin kung magkano yung kaltas. 2,000 pesos. Tapos, click natin buy BTC. And, ayan, limit by order created. So, wait natin. Ito, naka-open order tayo. Ayan. So, pag na-hit, of course, yung presyo nating nilagay, ay automatic magsisell yan. Okay, I mean, magbabay yan.
But pwede mo yung i-cancel anytime. Ayan, tapos click natin buy uli. Tapos lagay natin market para automatic siyang mag-buy. Tapos lagay natin amount sa PHP. 2,000 pesos. Ayan, tapos click natin buy BTC. And market buy order created. So wala na yan sa open order, na sa order history na yan. Sabihin, nakabili na tayo. Alright? So pag nag-sell tayo, ayan, pwede natin i-sell yung BTC amount natin. So, pwede mo naman i-click yan eh. Ayan. Tinan mo, nakalagay dyan guys. Pag binenta natin yung kakabili lang natin na 2,000 pesos, nakalagay po dyan, ang balik niya is na 1,992. So, 8 pesos lang yung kaltas dun sa, dun sa 2,000 pesos natin. So, meaning to say guys, napakamura talaga kung dito tayo magbabuy and sell ng cryptocurrencies sa Kai Coins Pro. Okay? So, i-compare natin siya dun sa application. So, balik tayo. Ayan po. So, nandito tayo sa ating coins.ph application. So, try natin ditong mag buy ng Bitcoin. Alright? So, let's say dito tayo magbabuy ng Bitcoin. So, bili tayo ng 2,000 pesos. Ayan. So, ito po yung marireceive natin sa BTC. Pero ayun nga guys, so ang advantage lang dito sa application, napaka-easy lang. Doon kasi kay Coins Pro, medyo may pagkakomplikado. Pero syempre, kung pinag-aralan nyo naman, mabilis lang naman. Ayan, tingnan nyo guys. So, 1,940. So, ang kaltas niya ay 60 pesos. Doon kay Coins Pro guys, no, 60 pesos lang yung kaltas. Ganun lang naman kamura po. Okay, kung dito tayo mag buy and sell ng tawag dito, cryptocurrencies kay Coins Pro. Alright, so for example, sell natin yun. Market uli, tapos sell natin lahat. Ayan. Ito yung ating amount sa BTC. Sell BTC tayo. And ayan. Market sell order created na siya. So that means nakabalik na sa PHP yung ating pera. So if we check yung ating balance sa PHP, punta tayo dito sa ating balance, product, buy and sell, prices, learn. Wait lang ha, check natin yung ating balance. Saan siya na guys ha? Nakakalito kasi dito eh. Ayan, balance. Punta tayo kay balance and ayan. So, balik siya sa 2,129. 8 pesos lang guys yung kaltas. Kung naalala nyo kanina, no, kung magkano po yung ating balance dito kanina. So, nasa 2,000, parang 2,130 plus lang naman yung ating pera kanina dito, di ba? So, ayan siya guys, no? Ulitin lang natin, no? Para at least, ayan nga, nakalimutan ko kasi. Pero ayan nga, dito makikita mo dyan 2,149, no? Yung ating balance. And then, punta tayo kay Coins Pro. And then, try natin mag-buy ulit. Dito tayo sa BTC PHP. And buy tayo uli, market tayo, tapos lagay natin 2,000 pesos, buy BTC. Ayan, market buy order created na tayo. So, click natin sell, market uli, tapos isagad natin 100%. And click natin sell BTC, ayan, nabenta na siya. So, let's check kung magkano yung balance from 2149, ayan, ngayon is 2129 na lang. So, 20 pesos yung nabawas. But anyway, kasi, ayun nga, nagbenta tayo agad. So, syempre, yung presyo niya nagbabago agad. But, ayun nga guys, no, still, ay mas mura pa rin talaga siya kung doon tayo mag buy and sell kay coins.ph application. Alright, so of course, no, pwede rin kayo mag-hold dito kung gusto nyo i-hold. Pero sa mga mag-scalping, no, pwede po yun dito kay Coins Pro. Alright, so ito lang gusto ko i-share guys. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.